Ito ang part 2 ng anime recap na pinagbibidahan ni Psychotic Boy na The Dangers in My Heart. Ang pangarap ng lalaking bida na si Kayatoro ay wakasan ang buhay ng lahat. Ang una niyang target ay si Anna, ang hot bell ng paaralan. Pero nung nakita niya itong natutulog, gusto niyang makipagtalik sa kanya. Kahit ang suot lang niya ay nakakapagbigay ng maalay na pantasya sa kanya. Naguguluhan na siya kung papatayin niya ba si Anna o gagawin kanya. Sa simula ng part na ito, si Kayatoro ay nag-iisip ng isang dark story at ang bida ay isang babae. Hindi niya maiwasang isipin si Anna. Nang matapos niya ito, sumakit ang ulo ni Kayatoro dahil sa sobrang pag-iisip. Pumunta siya sa infirmary kung saan pinayuhan siya ng doktor na magpahinga ng isang oras. Nagulat siya nang nasa tabi niya si Anna sa kama. Nang makita niyang siya ay natutulog, nakaramdam siya ng hiya. Biglang iminulat ni Anna ang kanyang mga mata at natuwa na si Kayatoro ang katabi niya kesa naman sa isang estranghero. Matapos malaman na masakit ang ulo ni Kayatoro, binigyan niya ito ng gamot. Nang iinumin na ni Kayatoro ang gamot, nakita niya ang isang dilaw na tasa sa tabi ng lababo. Dahil may laman pa ang tasa, inakala niyang kakagamit lang nito ni Anna. Hindi mapigilan ng malaswang batang ito na gamitin ang tasa kay Anna, inisip na parang nahalikan na niya rin siya. Ngunit nang iinom na siya, biglang lumabas si Anna at papaalis na. Napagtanto niya kung gaano kasama ang kanyang iniisip. Pagkaalis ni Anna, napansin ni Kayatoro ang kanyang kamiseta sa infirmary. Narinig niyang laging mabango ang mga babae at gusto niyang amuyin ang damit nito. Bumalik ang doktor sa infirmary at nakita rin ang kamiseta ni Anna. Nalaman niyang sina Kayatoro at Anna ay nasa parehong klase kaya sinabi niya kay Kayatoro na ibalik ito kay Anna. Sa wakas ay naamoy ni Kayatoro si Anna, na sinundan ng isang physiological reaction. Nang bumalik si Kayatoro sa room upang ipagpatuloy ang kanyang kwento, narinig niya ang tatlong lalaki na nag-uusap tungkol sa mahahalay na kwento. Plano pa nga ni Show na tanungin si Anna kung gumagamit ba siya ng sex toys. Pero, hindi siya nang ahas itanong ito kay Anna, kaya't hiniling niya kay Kayatoro na ibigay ang isang sulat sa kanya. Ayaw niyang malaman ni Anna ang maruming iniisip ni Show kaya ang ibinigay niya ay ang sketch ng babaeng bida sa isinusulat niyang kwento. Tapos binuksan niya yung sulat ni Show, at nalaman niyang tinatanong lang pala ni Show ang phone number ni Anna. Dahil binigay ni Kayatoro ang kanyang sketch kay Anna, kailangan niyang ulitin ito. Narinig niyang hihilingin ni Show sa mga babae na gumawa ng isang napakalaswang psychological test. Sasabihin niya sa kanila na hawakan ang kanyang kamao gamit ang isang kamay, at depende sa kung paano nila ito hinawakan, malalaman niya ang kanilang mga pananaw tungkol sa sex at ang kanilang gustong posisyon. Inisip ni Miko na gusto lang ni Show na mahawakan ang mga kamay ng mga babae. Para mapanatag sila, niyaya ni Show ang ibang lalaki para sumali, pero ayaw pa ring hawakan ng mga babae ang kamay ni Show, kaya gumamit sila ng ruler o maging ang kanilang mga paa para hawakan siya. Isa pa, hindi talaga sila nagtitiwala sa mga salita ni Show at nagpa siya silang maghanap ng psychological test online. Matapos malaman na ang test ay napakabastos, tumanggi si Anna na sumali dito. Sa kanyang lunch break, napansin ni Anna na nawawala ang kanyang candy, at dahil si Kayatoro lang ang nasa library, pinaghinalaan niya na kinuha niya ito. Hinawakan niya ang kamay ni Kayatoro, nagulat siya at di alam ang nangyayari. Ang ginawa ni Anna ay nagpaalala kay Kayatoro ng psychological test ni Show at na-imagine na dominante si Anna pagdating sa pakikipagtalik, sobrang nakapagpa-excite yun kay Kayatoro at nahirapan siyang huminahon. Sa PE class, nataman ng basketball si Anna. Si Kayatoro ay nag-alala sa kanya kaya siya ay nagmadaling pumunta sa infirmary. Ayaw niyang malaman ng iba, kaya palihim siyang nagtago sa ilalim ng kama. Sa sandaling ito, kausap ni Anna ang pamilya sa telepono. Dahil sa kanyang pinsala sa ilong, hindi siya makakasali sa photoshoot bukas. Nalungkot siya kaya naluha siya. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Kayatoro ang umiyak. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang mahina si Anna, at naisip niya ang kanyang nararamdaman para sa kanya. Pumasok si Anna sa paaralan gaya ng nakagawian. Bagamat hindi nabali ang kanyang ilong, nalungkot at disappointed siya dahil hindi siya nakasali sa photoshoot. Nag-aalala si Kayatoro kay Anna at palihim siyang sinusundan. Nang nalaman niyang naubos na ang tissue paper ni Anna, iniwan niya ang tissue niya sa desk ng library at minarkahan na pwede itong gamitin ni Newman. Naging okay na si Anna. Pagkatapos kumain, pinunasan niya ang kanyang mga kamay gamit ang tissue ni Kayatoro. Nang makita ang ngiti sa kanyang mukha, gamaan ang pakiramdam ni Kayatoro, ngunit ayaw niyang aminin na gusto niya si Anna. Sinabi sa sarili na hindi niya kinasusukluman si Anna pero wala siyang balak na ma-inlove dito. Sa lunch ng araw na iyon, nakita ni Kayatoro na palihim na itinago ni Anna ang gatas, sa pag-aakalang gusto niyang painumin ng gatas ang mga ligaw na tuta. Gusto lang pala ni Anna na ihalo ang mga gatas sa yogurt. Nang makitang walang lalagyan ng gatas si Anna, sinabi niyang kumuha ng mangkok sa home economics room. Magkasama silang pumupunta doon, at nakita nilang nakalock ang pinto. Dinala na lang siya ni Kyotaro sa science lab, kung saan kumuha sila ng mga glass beaker bilang lalagyan ng gatas. Dahil sa napakasusing sinukat ni Kayatoro ang bigat ng gatas, naisip ni Anna na siya ay napaka-interesante. Habang matagumpay nilang nagawa ang merienda, hiniling ni Anna kay Kayatoro na tikman muna ito, pagkatapos ay siya naman. Bigla silang nakita ng isang guro. Natakot at nabulunan si Anna, kaya natapon ang iniinom niya sa kanya. Pero ang nakita ng guro ay ang mga legs ni Anna na may likido, hinala na may ginagawa silang masama. Bagamat ipinaliwanag ni Kayatoro na yogurt lang ito, pinagalitan pa rin sila. Habang naglilinis, umaaligid kay Anna ang isang batang babae na nagngangalang rin.
Kinilala siya ni Kayatoro na siya ang dahilan kaya natama ng bola si Anna sa mukha, at inisip niyang magsosorry ito kay Anna. Biglang nahulog ang basahan ni Anna, at nagmadali siyang bumaba, kaya hindi nakapag-sorry si Rin. Bilang isang common friend ni Rin at Anna, si Serena ay nag-aalala na baka isipin ni Anna na sinadya ang ginawa sa kanya ni Rin, kaya hinimok niya si Rin na humingi ng tawad sa lalong madaling panahon. Pero nahihiya siya, naikinagalit ni Serena, kaya biglang nag-walk out si Rin. Pagkatapos ng klase, pumunta si Rin sa library para hanapin si Anna. Alam ni Kayatoro na susubukan niyang humingi ng tawad kaya nagpasya siyang iwan silang dalawa. Nang malapit na siyang umalis, pinigilan siya ni Anna. Lumalabas na nahuhumaling siya sa isang app na nagbabago ng mukha at gusto niyang subukan ito kay Kayatoro. Dahil sa hiya, nagmadaling lumabas si Kayatoro. Samantalang si Serena pala ay nakasilip sa kanila sa pintuan. Ayaw niyang mapansin, pinaalalahanan si Kyotero na huwag maingay. Sa oras na ito, tanging sina Anna at Rin lamang ang natitira sa library. Hiniling ni Anna na magpicture sila gamit ang app, ngunit dahil sa kanyang pinsala sa ilong, hindi niya makumpleto ang ilang nakakatawang ekspresyon, na ikinadismaya niya. Sinamantala ni Rin ang pagkakataon na humingi ng tawad kay Anna. Hindi pala alam ni Anna na si Rin ang nakabasag ng ilong niya, at wala lang sa kanya yon. Nang makitang nagagilty pa rin si Rin, inalok siya ni Anna ng Myrienda. Pagkaalis ni Anna, humingi ng tawad si Serena kay Rin, at mabilis na nagkasundo ang dalawa. Nakasalubong muli ni Kayatoro si Anna sa kanyang pag-uwi. Napansin niya na may bagong bike si Kayatoro, tinanong siya kung maaari niyang ihatid siya sa istasyon. Bilang kapalit, binigay sa kanya ni Anna ang scrap ng kanyang popsicle. Di pa siya nakakapag-angkas ng babae. Sinabi sa kanya ni Anna na hindi na siya pinayagan ng kanyang pamilya na maglaro muli ng basketball dahil sa nangyari sa kanya. Kaya umalis na siya sa basketball club. Dahil alam niyang minsan lang sa isang linggo pumunta si Kayatoro sa consultant club, nagpasya siyang sumali sa club nito. Pagdating sa istasyon, binigyan ni Anna si Kayatoro ng isang buong popsicle. Pagkatapos ay ginaya siya ni Kayatoro, binigay sa kanya ang scrap ng popsicle na naging dahilan para mahiya siya. Pagkatapos ay kinawayan siya ni Kayatoro, ngunit habang nakataas ang kanyang braso, may human tong taxi at akala ay sasakay siya. Sa school, narinig ng punong guro na may nakakita ng mga bag ng merienda sa basurahan sa library. Pinaghihinalaan niya si Anna at tinanong siya kung ano masasabi niya tungkol dito. Kinabahan si Anna kaya sumagot siya na hindi niya ito iniwan sa basurahan. Batay sa kanyang sagot, nalaman ng principal na siya talaga ang nagdadala ng merienda sa school. Kaya naman, pinapupunta si Anna sa teacher's office sa susunod na linggo. Sa weekend, pumunta si Kayatoro at ang kanyang kapatid na babae sa isang burger restaurant. Nahihiya siyang tumambay kasama ang kapatid niya, at biglang ang dumating sila Anna. Umupo sila Anna at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang likuran. Agad na nagsinungaling si Kayatoro sa kanyang kapatid na mag-o-order siya ng pagkain at nagmamadaling umalis. Nakita ni Anna si Kayatoro at sinusundan siya, ayaw mabisto ni Kayatoro ang pagiging malapit niya sa kanyang kapatid, ngunit naiinggit si Anna sa pagkakaroon niya ng isang kapatid na babae. Habang nag-uusap, napansin ni Kayatoro na gusto ni Anna na kumain ng ice cream, di natuloy sa pagbili nito dahil naiwan niya ang wallet sa kanyang upuan. Kaya naisip ni Kayatoro na gusto lang siyang kausapin ni Anna, na ikinagulat niya. Umorder siya ng ice cream, ngunit hindi siya naglakas loob na ibigay ito kay Anna. Sa school, nag-aalala si Kayatoro na mapag-alitan si Anna kaya sinamahan niya ito sa principal's office. Ipinaliwanag niya na si Anna ay straightforward na tao, at sinagot lang niya ang mga tanong ng literal, hindi tulad ng ibang tao na nagpapalusot agad. Kaya noong sinabi niyang hindi siya nagiiwan ng kahit anong snack bag sa dustbin, ang ibig niyang sabihin ay hindi siya nagdadala ng anumang merienda sa school. Karaniwang tahimik si Kayatoro, at ito ang unang pagkakataon na narinig siya ng principal na nagpaliwanag ng sobra. Nakumbinsi siya ni Kayatoro, at hindi nga naparusahan si Anna. Para magpasalamat kay Kayatoro, binigyan siya ni Anna ng candy. Sinabi niyang tigilan na nila ang paggamit ng honorifics sa isa't isa dahil magkaibigan naman sila. Iyon ang pagtatapos ng episode na ito. Ang bidang babae ng anime na ito ay may nakakaakit na personalidad. Hindi lamang siya matalino, siya rin ay napakabait, kaya lahat ay gustong siyang maging kaibigan. Sa kabaligtaran, si Kayatoro ay weird at gloomy, pero habang nakakasama niya si Anna, unti-unti siyang nagiging masayahin. Kung nagustuhan niyo ang anime na ito, huwag kalimutang i-like ang video na ito. At ipagpapatuloy ko ang mga susunod na yugto. Please subscribe to this channel para sa mga latest Tagalog anime recap. Thanks for watching. See you later.